Hello guys, welcome to Line Table Screen Printing. Today, magre-review ulit tayo ng product and it's called Inkjet Film. Transparency film po ito. So, ito po yung ginagamit namin sa pagbo-burn ng screen. So, instead na bantika or bond paper tapos mantika, gumagamit po kami ng transparency film para madali lang po yung pag-align natin sa ating design. So, malalaman nyo mamaya guys yung mga iba pang advantage niya. So, tara! Ayun guys, welcome back! So, ito na po yung inkjet film namin. So, it's a waterproof inkjet film. So, kahit mabasa man ito, hindi masisira yung printed design natin sa inkjet film natin. So, ang kagandahan nito guys, may kita nyo. Transparent po siya. So, yan. So, medyo glowish siya sa actual guys, pero hindi naman nakaka-apekto yun sa quality ng pag-burn natin kasi transparent pa rin namin siya. So, ang kailangan natin na ink dito guys is pigment ink or dyeing ink. Pero, ang recommended ink namin is dyeing talaga kasi mabilis siyang matuyo. So, makapal kasi yung output ng ink natin kasi yung settings natin pinaka high kasi kailangan natin ma-achieve yung pinaka itim, so meaning pinaka itim na print, mabilis lang po siya ma-burn or pinaka magandang details. Sample, mag-print tayo ng sa MYK, so mga half tone dots po yun, so mga napakaliit na details guys. So kailangan natin ng sobrang itim na print output kasi pag nag-burn tayo niyan, sure bull tayo na mabubutas po yung screen natin. Kasi kung yung design natin hindi po siya totally black, for example, may medyo grayish siya or ibang kulay, ang pag-burn po natin guys, hindi po totally mabuburn yun or may mga maliliit na dots na hindi masasama, and dyan po tayo magkakaproblema. Kaya recommended namin na we will use dye ink or pigment para completely black po yung output natin. So sa pigment naman, kasi hindi ko siya nare-recommend minsan kasi pag yung humidity ng lugar natin, pag medyo malamig, hindi po agad natutuyo yung pigment ink guys. Kaya mas magandang mag-dye ink tayo, tsaka okay din sa printer natin yung dye ink. Matagal mabara yung printhead natin. So usually kasi yung iba ginagamit nila is bond paper lang. So ang problema kasi sa bond paper guys, di mo siya ma-align. So kasi nagamit tayo ng mantika dyan, ang tinatawag na process talaga is mantika. So dinidikit po nila yung bond paper sa screen guys gamit ang mantika para maging transparent. So example, may apat na kulay tayong design. So yung pag-align ng problema na yun kasi dinidikit lang natin sa screen yung bond paper natin. So unlike dito sa transparent na film, so we can use registration guides. So may video kami doon guys kung paano mag-align using transparency film. Meron rin kami video kung paano mag-print dito ng designs. Makikita nyo sa video guys kung paano kadali mag-align using film faceted kasi transparent nga siya. So we only need to print our base registration para sa ibang kulay natin, pag i-tape natin yung isang color. So same lang yung base na nag-register tayo, kaya pag na-burn na tayo ng screen, so ayun, sakto po yung alignment natin. Tsaka pwede natin gamitin yung printed natin na film para tignan natin yung alignment. So meron kami sa video nyan. At isa pang advantage guys sa inkjet film is, nabanggit ko kanina, waterproof siya. So pagkatapos nating magamit or gamitin, tanggalin lang natin yung tape tapos i-preserve lang natin kasi pwede pa natin siyang magamit sa next recycle natin ng screen. Example, nasira po yung design natin, so nasira yung isang kulay. So kung meron pa tayong reserve na or na-preserve po natin yung design natin, pwede natin ulit gamitin yun kasi
transparent naman yung film natin, tsaka hindi naman nasisira agad yun kasi super thick po nitong product na to. So, ayan guys, katulad nito, may na-preserve kaming ayan, film. So, gamit na po ito, pero nakita nyo naman, okay pa siya, good pa yung one niya. Print niya, wala pang sirang print at wala pang nalalagay na ibang dumi-dumi or mga ibang bagay na nakakasira sa print natin. So, pwede pa nating magamit ulit to for our next recycle ng screen sa nabanggit ko kanina. So, itatabi lang natin to para hindi maalikabukan. So, in case na masira man yung design natin, hindi na tayo mag-print ng bago kasi medyo may kamahalan nga to. Okay, so, ang isa pa, ang binibili po naming film guys is naka-roll. So, ito po, naka-roll po siya. Kasi may iba't ibang sizes po ito. Pwede tayong makakabili ng pinakamalaki nila. I think nasa 24 inches ata yun to 2 feet. So, yung sa amin lang is 13 inches lang yung width niya kasi yung printer na ginagamit namin is 13 lang din yung kaya niyang i-print. So, yung printer na ginagamit namin kung may magtatanong man is Epson L1300. So, meron na kayong mabibili na ganito guys na cut na siya. So, 13 by 19 I think yung size niya. So, per page po yung benta nila or per piece. Pero, mas mahal yun I think kasi ayun nga nakakat na kaysa dito sa roll na tayo lang mismo magkakat. Ayun guys, isa pang advantage sa pagbili namin ng naka-roll yun na ay kami lang mismong magkakat ng film, so ma-adjust mo namin yung sizes, walang matatapon na sobra-sobra na maliliit. So unlike sa naka 13 by 19 niya, yung naka cut na siya. So yung mga excess na sobra-sobra yun, naka 2 inches, so sayang din yun. So mas maganda pag malalaki yung design natin na naka-roll yung bibili natin. So yung price nito guys, so alam kong tatanungin nyo yan, is nasa 1,450 po yung per roll. So, mabibili siya sa Lazada or Shopee. Maghanap na kayo ng murang store doon. So, meron din kaming supplier pero hindi muna din namin ibabanggit dito sa video para sa amin lang din. So, ayun lang guys. Diyan lang po nagtatapos yung review natin. Kung may suggestion kayo kung anong i-review namin product na ginagamit for screen printing, pwede kayong mag-comment sa video natin para maging next topic natin sa future videos pa namin. Kung may katanungan kayo regarding sa cell screen or iba't iba o ibang bagay pa about screen printing, feel free to comment po para mabigyan po natin ng kasagutan yung mga katanungan nyo. So ayun lang guys, Felix Valgan po ito from Jury. Once again, don't forget to subscribe, like nyo po yung video, share nyo po kung gusto nyo. Tsaka huwag nyo kalimutang pindutin yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga ilalabas pa naming videos about line table screen printing tutorial. Maraming salamat po.